Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Patuloy natin magdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Mga minamahal ko mga kapatid, sa pagbabagong anyo ni Jesus, ipinapakita niya ang liwanag ng kaniyang kaluwalhatian ay nagmumula sa pagtanggap niya sa lahat ng paghihirap at paghuhusi. Alinsunod sa mga nasusulat sa aklat ng mga propeta at mga batas, katulad ng pagtanggap ni Jesus sa kaniyang krus, na siyang magdulot ng kanyang kaluwalhatian. Mamulat nawa tayo sa katotohanan na ang mga pagsubok sa buhay ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at pag-asa. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos. At sa inyong mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyariang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway mapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moria.
umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at iandog mo siya sa akin. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ng bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo na handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging namumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging namumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Patulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, inalinga at tinubos, ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging namumuhay. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo ng Jerusalem, ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako ko sa iyo ay binitawan. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging namumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Jesus. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag ng Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakilati na nagbabagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuhutan na naging puting-puti, anupat walang sinumang ang makapagpapapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa itumito na tayo. Gagawa po tayo ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At niniliman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdakay tumingin ang mga alagad sa paligid nila, at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang pangyayari sa Ebanghelyo natin ngayon ay nagsasalaysay ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesus. Ito ay ang kanyang pagluwalhati. Ito ay isang sulyap sa kanyang kaluwalhatian. At ito rin ang unang patikim ng kanyang tagumpay. Ito ay isang maningning na sandali ng banal na kamahalan ni Kristo.
ang pagbabagong anyo ay naghahayag ng pagpapaalam sa atin na ang makalupang buhay ni Jesus ay hindi nagtatapos o sa kanyang pagpapako sa krus o sa kanyang libing. Sinasabi sa atin ni Jesus na ang kanyang pagbabagong anyo na ang kamatayan at ang kasalanan ay walang kapangyarihan kay Jesus. Na kayang pagtagumpayan ni Jesus ang kasalanan at ang kamatayan. Ngunit sa kanyang muling pagkabuhay, ito ang kanyang huling tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ang kanyang walang pasubaling pagsunod sa kalooban ng Ama ay nagdadala sa kanya sa kawalhatian kasama ang Diyos. Ganon din sa ating buhay bilang Kristiyano, bilang tagapagsunod ni Kristo, ng ating tapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng maraming temptasyon, sa kabila ng ating kahinaan, tayo ay naging tapat sa kalooban ng Diyos. Ito rin ay magdadala sa atin sa kaluwalhatian at buhay na walang hanggan. Sa kanyang pagbabagong anyo, ipinapakita sa atin ni Jesus kung ano ang naghihintay sa atin. Ibig sabihin, ipinapakita sa atin na Jesus na bukas ang langit para sa ating lahat. Bukas ang langit para sa ating lahat na kaniyang tagasunod. Ang pagluluwalhati sa kanya at ang ating huling layunin na magiging katulad niya, tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan katulad ng kanyang natanggap at ng kanyang naranasan. Doon sa bundok ng Tabor, sinama niya si Pedro, Santiago at Juan. Sila ay ating naging kinakatawan. Gayunpaman, hindi ito ang oras kailangan nating umakyat at sikapin ang ating sarili na umakyat sa bundok. Sikapin nating alisin ang ating dating pagkatao. Sikapin nating alisin, tanggalin ang pagiging mapagmataas, ang pagiging makasarili, ang ano pang pumipigil sa atin na ipakita sa atin ang tunay na presensya ng ating Panginoong Diyos. Alisin natin ang mga balakid na nagiging hadlang upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay inaanyayahan sa kabanalan. Tinatawag tayo ng ating Panginoong Hesus na mabuhay sa kaluwalhatian. Tinatawag tayo ng ating Panginoong Diyos na sumunod sa kanyang kalooban. At may dalawang bagay na ipinapakita sa atin ngayon. At ito ang mga salita ni Pedro nang sabihin niya kay Jesus, "Rabbi, mabuti na nandito tayo. Una, kailangan nating huminto sa ating abala at abalang schedule para makinig sa Diyos. Ang panahon ng Kwarisma ay panahon
upang magbigay daan sa pagmumuni-muni sa ating sarili. Ang panahon ng Kwarisma ay pagbibigay daan upang magdasal at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang panahon ng Kwarisma ay oras at panahon upang magbigay tayo ng sandaling katahimikan sa pagsamba. Ang panahon ng Kwarisma ay panahon upang madama natin ang tunay na presensya sa atin ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Magpahinga muna tayo para makinig sa salita ng Diyos. Magbigay daan tayo ng oras at panahon para sa tinig ng Panginoon. Kaya nga ang simbahan ng Quiapo tuwing araw ng Martes ay nagbibigay, naglalaan ng oras, ng panahon para sa recollection upang bigyan ng panahon at oras ang ating sarili, natingnan ang ating sarili, balikan ang ating sarili, ang ating nagawa upang muli tayong mapaunlad natin ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, nais ni Pedro na pahabain ang kaluwalhatian. Gusto ni Pedro na magtagal doon sa taas ng bundok. Mga kapatid, matapos nating pakinggan ang tinig ng Diyos, pagkatapos nating pakinggan ang salita ng Diyos, pagkatapos nating maunawaan ang kaniyang kalooban, pagkakataon naman ito para tayo ay kumilos. Kailangan nating bumalik sa ating pang-araw-araw na buhay at kailangan natin tahakin ang landas ni Kristo sa pang-araw-araw natin na buhay. Kailangan nating harapin at tanggapin ang hamon ng cross. Kailangan nating magpatuloy at sumulong patungo sa ating Panginoong Diyos. Ang pagharap sa mga pagsubok, ang pagharap sa mga temptasyon, ang pagtanggap sa ating mga kahinaan at pagbabalik loob sa Diyos ay siyang daan para sa ating buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong, na may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinahayag sa atin ang Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang pagdurusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak sa kabila ng ating kalikasan at mga kahinaan. Dumalangin tayo. Panginoon naming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan.
Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa Francisco, mga obispo, diakono, pari at relihiyoso at relihiyosa, ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon na aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikahos, mga inaalipusta, mga biktima ng karahasan, at mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Magsilbi nawang inspirasyon ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa mga may sakit, mga pinababayaan, at mga nangungulila upang umiral sa kanila ang tibay ng loob at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumago nawa tayo sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi tayo madaig ng kamatayan at manatiling mapayapa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, punuin mo kami ng iyong mga biyaya sa pagdiriwang namin sa babagong anyo ng iyong anak. Papuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ama, aming handog, hayat alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagkahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Nang may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta
ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa ay magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang inong Diyos ng mga aukbo, na pupuno ang langit at lupa na dadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanala. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin nat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian
alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
napay nabubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmula sa Panginoon. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad nating Diyos. Kutong tayong maniknuod na may abot sa kong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyakan, Panginoon, iyong biyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad nating Diyos. Utom tayong manikluhod na may abot sa kong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Announcement. Ngayon po ay St. Peter the Apostle Sunday, Opus Sanctis Petri. Kagnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection na gagamitin sa paghuhubog, pagsasanay at suporta sa mga seminarista, pari at mga reliyoso. Tumulong po tayo. Ang lahat po ay nanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang grupo o sama ng ating simbahan sa ating katatlong Lenten Recollection sa darating na February 27, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay Sir Reverend Father Dave Concepcion, Mission Station Priest, Santo Niño de Paz Chapel, Greenbelt, Makati City, na may temang Poon, Jesus Nazareno, sa mukha ng kapwa, Series 3, Nangungulila.
Inihandog po ang simbahan ng Quiapo ang Nazareno medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili na rin po sa ating opisyal na imahin ang Jesus Nazareno, ang large size ang nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po sa pondo ay gagamitin sa pagsapaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, mula ikapito ng umaga hanggang ika-anim at 45 ng hapon. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw pinapagsasalo mo kami sa kariktan ng kalangitan sa pamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, iniayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malalang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo kayo sa kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.